Dakilang Diyos, aming Ama, narito po kami minsan pa nagkakatipon dahil sa inyong pangalan, dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal. Tanggapin po ninyo ang aming mga handog na pasalamat, pagpupuri, maging ang pagtatalagan namin sa inyo ng aming pagtitipon. Mga kapatid, tayo po'y mapag-isa sa tahimik at personal na panalangin at pakikipagniig sa Diyos. Walking in the light.
simbahon ka. Samba pagwalhati ang inialay namin sa inyo, aming dakilang Diyos, aming dakilang Panginoon. Truly, Lord God, we worship you. Iba't iba man ang aming pinanggagalingan, iba't iba man ang aming pinaroonan, Panginoon, but we are united in singing praises to your name. For it is what you've done in our lives, Panginoon, that we see life in wonder. We see life by your love. We see love. We see life by your grace and by your mercy. Kaya wala kaming ibang ninanais sa sandaling ito kung hindi magpuri, magpasalamat, maitaas kayo, O Diyos. We offer a sacrifice of praise. We offer to you our hearts and our lives. Purihin kayo aming Diyos sa dakila, aming Panginoon. O Diyos, labis akong namamangha dahil mundo, puno ng iyong pagpapala sa inyong salita nagmula. Wala nang papantay sa ngalan niyo, O Diyos, kami magsasaysay. Walang hanggang papuri ang aming alay. O Diyos, labis akong namamangha. Likha na magkapangyarihan.
sa'yo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alam. Mahal, O Diyos, kapangyarihan iyong taglay, walang makadulubig at wala. Yours is the glory.
pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die, the resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Luke 9:35. A voice came from the cloud saying, "This is my son, whom I have chosen. Listen to him." Napakalinaw ng tinig ng Ama na nagmula pa sa kalangitan at tinutukoy niya ang Panginoong Jesus. Sabi niya, "Ito ang aking anak na aking pinili. Sa kanya kayo makinig." Ang ating pag-aaral, Lord Overall, Panginoon ng mga Panginoon. Our Father, we thank you for this day. We thank you for life. We thank you for strength, energy, and the joy that you give us. Salamat, Panginoon, sa mga kalakasan na aming natamasa mula sa inyo sa pagharap ng mga hamon sa buhay. At ngayon, kami po'y humihingi ng mensaheng mauunawaan, maipapamuhay, makapagpapalakas sa amin, at higit na maglalapit sa amin sa inyo. Kayo po ang mangaral, walang iba kaming nais marinig, kundi ang tinig nyo, gamitin nyo lamang po ang inyong lingkod. Lord, be our preacher, our teacher, our healer. We ask you, in the name of your Son, our Lord Jesus. The law of Moses, the Jewish religion and tradition, forbids any kind of work on the Sabbath, which means the seventh day, which is equivalent to our Saturday. Malaking bagay sa mga Hudyo yung bagay na ito, na hindi sila dapat gumawa ng anuman, magluto, maghugas ng plato, kumilos, magtrabaho, pag Sabbath o araw ng kanilang pangilin. At ito ang araw na siyang tagpo ng ating kwentong tutunghayan ngayon. Mark chapter 2, verse 23. One Sabbath, Jesus and his disciples were walking through some wheat fields. His disciples were picking grains of wheat as they went along. Dumadaan sila, nakikiraan sila sa isang bukid, at ang kanyang mga alagad ay pumipitas-pitas ng mga bunga doon, at ang bagay na ito ay pinapayagan sa batas at sa tradisyon ng kanilang bayan upang maibsan ang gutom ng mga talagang gutom na gutom. Pag ikay nakikiraan sa isang bukid, pwedeng pumitas ng bungang kahoy, ng gulay, anuman. Kaya lang yun lang kakainin mo habang naglalakad ka doon. Hindi ka pwedeng magdala ng basket, ng bayong, ng jeep, ng truck, at mamitas ng sobra-sobra pa sa higit lang sa kailangan mo sa sandaling yun. Yun ay upang maibsan ang iyong gutom. Isang charitable tradition that is beautiful. Kaya ang mga alagad ni Jesus ay namimitas at hindi pag nanakaw yon, hindi yon bawal. Kaya lang, Mark 2:24, some Pharisees asked Jesus, "Why are your disciples picking grain on the Sabbath? They are not supposed to do that." So this allowance to pick fruits or grain was for the well-being of the hungry.
But the religious leaders were concerned not with the act, but with technicality, the timing, the schedule, the calendar. Because these religious leaders were always finding fault with everyone and making religious life very impractical and difficult. Hindi naman nagalit yung mga religious leaders dahil sa pagbitas, kundi kailan namitas. At ito ay araw ng Sabbath. Para sa kanila, magutom ka na kung magugutom, kailangan sundin mo yung batas ng relihiyon natin na hindi ka magtatrabaho pag Sabbath. At para sa kanila, ang simpleng pamimitas, kahit konti lang, ay isang uri ng trabaho. So mas pinapahalagahan nila masunod ang kanilang mga legalistic traditions, ang mga regulasyones, ang mga batas, kesa kumalamansik mura mo, mahilo ka at mahimatay ka sa gutom, wala silang pakidon. So tinanong nila si Jesus, akala ko ba matitino kayo? Akala ko ba makadiyos kayo? Bakit hinahayaan mo ang mga tagasunod mo na labagin ang ating mga kaugalian, ang mga kautosan ni Moses, at nagtatrabaho sila sa araw na di sila dapat magtrabaho? Sukdang magutom sila, edi magutom sila. Mark 2:25-26. Jesus answered, "Haven't you read what David did when he and his followers were hungry and in need? David went into the house of God and ate the sacred loaves of bread that only priests are allowed to eat. He also gave some to his followers." Ang sagot ni Jesus sa isang uri ng tanong, hinango sa kwentong alam ng lahat sa kanila. Nung panahon ni Haring David, hindi pa siya hari, at siya ay gutom na gutom, at mayroong mga labanan na nangyayari, ay pinasok nila ang bahay dalanginan at yung mga banal na tinapay doon na para lang sa mga pare, ikinain niya at ipinakain pa niya sa kanyang mga kasamahan. When David and his men were hungry, they did the practical but actually religiously forbidden thing. They ate the sacred bread. Bakit sacred? Kasi reserved for priests. Hindi naman kumakain ng Diyos ng tinapay, yung mga priest ang kumakain nun. Kaya sacred, the best harina, the best baking, the best everything nireregalo doon. Pero para sa mga pari yun. And you see how the religious law of their people favored the religious leaders. David and his men broke religious law, but were not punished by God. Sabi ni Jesus, magugunita ninyo na nilabag din ni David ang mga ganyang kautosan. Kinain niya ang banal na tinapay, pinakain pa niya sa kanyang mga kasamahan, pero hindi naman nagalit ang Diyos. Kayo lang na mga pare ang nagagalit kasi para sa inyo yun. Pagka para sa inyo, pwede. Pag para sa iba, hindi. So ipinapamukha ni Jesus yung nakakiling na mga tradisyon para sa kapakanan ng kukonte, ng iilan ng mga religious leaders. Mark 2:27-28. Jesus finished by saying, "People were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people. So, the Son of Man is Lord over the Sabbath." And to put the final nail on the coffin, sabi ni Jesus, "Aba, hindi nilikha ng Diyos Ama sa langit ang tao para pagsilbihan ang Sabbath. Nilikha ang Sabbath para pagsilbihan ang tao." Bakit ba isinama sa mga utos ang Sabbath? Kasi noong araw, walang day off ang mga alipin. Walang day off ang mga manggagawa, ang mga karaniwang manggagawa. Walang day off ang mga katulong, walang day off ang mga magtatrabaho. 7 days a week, 24/7, on call sila, pinagtatrabaho sila. Kaya nilikha ang Sabbath para bigyan ng pahinga, obligahin ang mga amo na bigyan ng pahinga ang kanilang mga tauhan. Kasi kung hindi iuutos ng Diyos, hindi pagpapahingahin ang taong bayan. So para sa kapakanan ng tao, nilikha ang Diyos, ang Sabbath, walang gagawa. Hindi para ang tao ay itali, igapos na,
Mamatay ka man dyan, huwag kang gagawa. Mamauhaw ka man, huwag kang gagawa. May nalulunod, huwag mong sasakipin dahil bawal gumawa. May naghihingalo, huwag mong dadalawin kasi malayong lakarin yan. Trabaho yan, bawal gumawa. Hindi yun ang intensyon na itali ang tao, kundi para palayain ang tao sa walang katapusang trabaho. Pero kung ikaw na tao, may katawan, ang nagpapasyang sa araw ng Sabat ay gusto mo talagang magtrabaho, eh di magtrabaho ka. Pero hindi dahil pinipilit ka, kundi choice mo. Kung meron kang dapat gawin na practical na bagay, eh di gawin mo. Nagugutom ka, magluto ka. Pagkaluto mo, maghugas ka ng mga pinagkainan mo. Hindi ipinagbabawal na gumawa kung hindi labag sa iyong kalooban na gumawa. Pero kung ikaw na mismo ang umaalipin sa iyong sarili, wala ka na ring pahinga, nagdurusa na ang iyong kalusugan, bumabagsak na ang iyong katawan, kasi wala kang off, sobrang gusto mong kumita ng kumita ng kumita, hindi ka na nagpapahinga, abay, masama na rin yun. Kung binawalan ng Diyos ang mga amo na pagtrabahuhin yung mga katulong nila, labag sa kalooban at katawan at kalusugan ng mga katulong, ikaw man ay pinagbabawalan na pagtrabahuhin ang sarili mo. Kung labag na sa sarili mong kalusugan ang iyong ginagawa. In other words, what is the purpose of the Sabbath? Para sa ikamubuti ng may katawan. Eh hindi mo naman ikamamatay na pumitas ng konting prutas sa katunayan nga ikabubuhay mo yon dahil gutom ka eh. Hindi mo naman ikamamatay na magluto ng konti para may makain ka. Makabubuti nga na dalawin mo yung naghihingalo kahit maglakad ka ng malayo, which is considered work. So sabi ni Jesus, maipaalala ko sa inyo na ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para paglingkuran ng Sabbath o ang relihiyon. Ang Sabbath o ang mga katuruan ng relihiyon ay para sa ikabubuti, hindi sa ikasasama, ikagagapos, ikakukulong ng tao. Dapat ang relihiyon ay nagpapalaya, hindi nagkukulong at nagtatali. Kasi pag ganun ang nangyari, nababaligtad ang kalooban ng Diyos na gusto niyang mapabuti ang mga tao. Sa halip na mapabuti, sa pagsunod sa relihiyon ay napapahamak pa, napapagod, nagugutom, hindi yun ang gusto ng Diyos. So here we can see Jesus' teachings very clearly. Religion should serve and benefit people, not people serving religion. Not people being limited in pursuit of relief and comfort by religion. Not people suffering for religion. Natural kung meron kang religious membership, meron kang religious group, meron kang religious fellowship, meron kang mga tungkulin para paandarin yun at magkaroon ng kayusan. Natural may mga regulasyon para habang magtitipon-tipon kayo, hindi magulo at magkaroon ng disiplina para sa ikabubuti ng higit na nakararami. Natural kung meron kang religion, meron ka ring sacrifice, may ibibigay ka kasi may nakukuha ka rin naman, give and take. Pero ang tinutukoy dito ay hindi yung religion to the point na slave ka na. Tinanggihan mo na ang lahat ng natural at dapat lang nasaguting mga pangangailangan ng iyong katawan, ng iyong sarili, ng iyong emosyon, alang-alang sa mga katuroang relihiyoso. For the sake of order, for the sake of efficiency, there must really be some work that religious people should do. And that is to promote order and efficiency. But it has limits. You must not feel and you must not experience being enslaved, limited, imprisoned by religious doctrine. Otherwise, bakit ka pa nag-religion? Hindi nakabuti sa'yo, mas nakasama pa. At yun ang nililinaw ni Jesus. Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Another Jesus teaching is that David and his men's needs was above religious law. Therefore, Jesus' disciples' needs and authority were also above religious law. Sabi, anong sabat-sabat ang sinasabi mo? Gutom na kami. Yun ang gustong sabihin ni David. Mahihimatay na kami. At kung may mga diabetics dito, mag-hypoglycemia na sila, bababa na ang blood sugar nila, ang glucose, himatay na sila, baka sila mag-comatose. Anong sabat-sabat ang pinagsasabihin nyo? Kailangan namin kumain. At hindi dapat na kami magutom, mamatay sa gutom, mahirapan, dahil ang Sabat. Kasi yung Sabat nga ay ginawa para sa aming kapakanan.
So the teaching of Jesus is to prioritize people's basic needs above religious legalism, above religious technicality. Mas unahin ang ikakabuti ng tao kaysa sa mga religious regulations. Kailangan kung ikay nagbibigay ng counseling, nagpapayo, nangangaral, ang inuuna mo, ano ba ang mabuti para sa nakikinig? Ano bang ikaiinam ng kalagayan at kapakanan ng mga mananampalataya at mga tagasunod? Hindi yung nasasacrifice sila ang kanilang kalayaan, ang kanilang kaligayahan, ang kanilang ginhawa para lang sa religious technicality, which is the sad fact happening around the world. Nabaligtad ang mga ito, nasayang ang turo ni Jesus, nasayang ang kanyang sakripisyo para magpalaya ng mga tao dahil mulit-muli, nagpapabalik-balik ang panggigipit, ang pagkukulong ng religion sa mga tao. Hindi mo pwedeng gawin ito dahil ang suot mo hindi tama. Hindi ka pwedeng sumali sa isang napakahalagang event kasi wala kang tamang uniform. May mga panahon na yan ay kinakailangang i-adjust sa pangangailangan ng tao. Hindi laging puro quality. Kung minsan, o hindi ka pwedeng sumama sa choir dahil hindi naman ganun kagandahan ang iyong boses. Pero yun pala, buong buhay mo, bigong-bigo ka, victim ka pala ng napakaraming pang-abuso ng mga tao, kailangan mo to feel good about yourself, to belong to a group, and to feel useful, at therapy sa'yo na sumali sa isang grupo, eh mano ba naman na hindi ka naman talaga sobrang papakinabangan, pero sinatanggap ka para sa iyong kapakanan, para sa iyong kapakinabangan. People-centered si Jesus. Ang mahalaga sa kanya, yung tao, yung nadarama, yung kalagayan, yung ikabubuti ng tao. Ang mga tao ay hindi parang mga spare parts ng makinarya, hindi mga kasangkapan na ginagamit lamang ng church. Bagamat lahat tayo nagpapagamit sa iba't ibang paraan para umandar ang organisasyon, but not to the point na sobrang nasasakripisyo ang iyong personal life na hindi ka na nakinabang at pinakinabangan ka lang. So, feeding the hungry is high religion. Higher than many doctrines invented by people. Yan ang makikita mong application ng teaching ni Jesus. And eating when hungry is high religion too. Lagi silang nasasabihan, ba't hindi kayo nag-aayuno? Ba't hindi kayo nag-aayuno? Kasi yung mga religyoso ang hilig mag-ayuno. Eh, kinreate nga ang sikmura para tumunaw ng pagkain. Pag hindi mo nilagyan ng pagkain yan, tutunawin niya ang sarili niya. Magkaka-ulcer ka, magkakasakit ka. Kaya pati ang pag-aayuno, dapat well-timed, tama ang sitwasyon, at tama sa iyong kalusugan. Hindi yung namamatay ka na, nag-aayuno ka pa dahil akala mo ikinalulugod yun ng Diyos. Bakit naman matutuwa ang Diyos na namamatay ka? Marami tayong mga maling pananaw sa Diyos, binaluktot ng relihiyon. Kasi laging galit ang Diyos, laging dapat ang Diyos ay amuin, suyuin, dapat laging magsakripisyo ang tao. Hindi yun ang turo ni Jesus. Bagamat may mga tamang sakripisyo sa tamang oras at lugar, para lang sa ikabubuti ng nakararami. Pero hindi sakripisyo for sacrifice sake ay nakakalugod sa Diyos. So do not be prevented by religious guilt from addressing pressing and basic needs. And as we can see in the story, when Jesus corrected the Pharisees that not all religious teachings and regulations, not all religious laws and commands are from God and to be obeyed to the point of suffering. Hindi lahat ng nakamulatan natin na katuroang relihiyoso, hindi lahat ng mga pinaiiral ng mga relihiyon ay galing sa Diyos. Marami doon, imbento ng mga religious leaders para sa kanilang selfish motives, para sa sobrang kontrol sa mga tao, para dumali lang ang pamamahala. Matthew 15:9, sabi ni Diyos, "It is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans." Diyos na ang may sabi, "Baliwala sa akin ang inyong pagsamba. Baliwala rin sa inyo, di makakatulong sa inyo, walang ikabubuti ang pagsamba, kung habang pagsasamba naman,
ay nagtuturo kayo ng mga kautosang inimbento nyo lang. Pagkatapos sasabihin nyo, sabi ng Diyos, uutuin nyo ang mga tao na ito ang kalooban ng Diyos para mapagsamantalahan nyo sila, para mahututan, para maabuso. Sabi ng Diyos, baliwala sa kanya mga worship nyo, nag-iimbento naman kayo ng mga doktrina, lalo na mga doktrina ang nagpapahirap sa tao na mahal ng Diyos at gusto niya na mapabuti. There are religious teachings that make people's lives more difficult instead of easier and more satisfying. Naliligid tayo ng maraming taong mula nung napa-involved, naging active sa isang uri ng relihiyon, lalong nasakal, lalong nahirapan ang buhay, lalong humirap kasama, lalong nagkaroon ng stress kasi laging guilty. Kasi walang ginagawa yung religion kundi pag-guiltihin sila. So examine, filter, and be selective sa mga katuroan na ating nilululon at ipinapamuhay. Paglabag sa natural na likas ng tao, na hindi naman masama, likas lang talaga, eh dapat pagdudahan kung galing nga sa Diyos. Diyos ang lumikha sa atin, Diyos din ang lumikha ng ating mga pangangailangan, ng ating mga desires, ng ating mga ambitions. Pagka lahat ng yan ay nilalabag ng religious doctrine, malamang imbento lang ng tao yung doktrina na yon. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng sikmura, tapos pagigiltihin ka pag gusto mong kumain. At ihahanap ninyo ng kahalintulad yung ganung halimbawa sa iba't ibang larangan ng buhay. Napaka-importante because there are insensitive religious leaders and they aren't always helpful. Know them. Avoid them. Another teaching is that there are religious leaders that actually are not good models to follow. Kung makikinig yung mga disciples sa mga Pharisees, edi titiisin na lang nila yung gutom nila. Hindi sila kakain kasi pinagbabawalan silang mamitas. Matthew 23:2-3, sabi ng Panginoong Jesus, "The Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses, but don't do as they do. After all, they say one thing and do something else." Malinaw ang sinasabi ni Jesus, huwag niyo silang sundin, huwag niyo silang sundan, huwag niyo silang tularan. There are religious leaders that actually are thieves. They rob people of life. Ang mga tinutukoy ni Jesus sa magnanakaw ay hindi lagi yung nagnanakaw lang ng pera o tinapay, kundi yung nagnanakaw ng ligaya, nagnanakaw ng ginhawa, nagnanakaw ng buhay. Sabi niya sa John 10:10, "A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest." Ang tinutukoy ni Jesus sa magnanakaw dito, hindi yung nangaagaw ng bag, nangungupit ng pera, kundi religious leaders na inaagawan nila, tinatanggalan nila ng buhay na makulay, masaya, maginhawa ang mga tao, halos agawan na nila ng buhay dahil sa mga mahihigpit na mga katuroan nila na imbento lang naman nila. At namulat at lumaki ang mga taong akala nila, yun ay kalooban ng Diyos. Sabi ni Jesus, no. Ang kalooban ng Diyos ay para kayo magkaroon ng buhay na masagana, masaya, makulay. Kaya sabi niya, ang mga itinuturo ng mga leaders nyo, balubaluktot. That's why I came to save you from them so that everyone would have life and have it in its fullest. Ang lagi na lamang inaakala ng iba, dumating si Jesus para iligtas ang mga tao sa impyerno lamang. Dumating si Jesus para iligtas yung mga tao sa mga religious leaders nila na may ginagawang malaimpyerno ang buhay nila. You save people not only from hell, you also save them from religion that deprives them of a full and meaningful life. At yun ang mission ni Jesus. Kaya galit na galit sa kanya ang mga religious leaders. Iminumulat niya ang mata ng mga tao para makitang sila'y nakagapos, sila'y nakatali, sila'y nasa kadiliman. Kasi kung tama ang turo ng religion, kung kontento ang Diyos sa tinuturo ng religion, ba't pa niya ipapadala si Jesus para ituwid ang hindi naman palaliko?
Bakit liliwanagan ang hindi naman pala madilim? Bakit itatama ang hindi naman pala mali? Bakit ipinadala si Jesus ng Ama sa langit para ituwid ang liko, liwanagan ang madilim, itama ang mali? Dahil yung nangingibabaw na pananalig at paraan ng pananalig ng kanilang panahon ay liko, mali, kulang. Inaagawa ng mga tao ng buhay, itinuturing lang ang mga tao na parang mga instrumento ng relihiyon na tagasunod lamang para mga bakang nakatali, mga kabayong tinatakpan ng mga gilid ng mga mata para diretso lang ang diretso ang pagsunod. Kawawang kawawa ang mga tao, kaya si Jesus ay nabaluha nung minsang siya ay naglalakad at nakita niya yung Jerusalem sa ibabaw ng bundok na syudad. Naawa siya sa mga tao kasi sabi niya, "The people are without a shepherd." Bagamat sila ay napaka-relihiyoso, kaya posibleng kung sino yung mas relihiyoso, mas ligaw pa nga. Depende kasi kung saan sumusunod, sino ang sinusunod, ano ang sinusundan. Kaya dapat i-apply sa buhay, sa maraming paraan, hindi lang sa Sabbath, yung sabi ng Mark 2:27-28. "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord, even of the Sabbath." Napaka-sacred sa kanila yung Sabbath, ang mga law ni Moses, pero ngayon binabaloktot ni Jesus dahil itinutuwid. Yun ang totoo, itinutuwid niya dahil yun ang tunay na baloktot. At sabi niya, ang anak ng tao, meaning he, ay Panginoon maging ng Sabbath. Religion, religious practice, should not become the burden. Hindi dapat na ang pabigat sa buhay ay yung relihiyon. Dapat yun ang pampagaan. Dapat yun ang pampalaya, hindi pang tali. Pagpapaluwag ng dibdib, hindi pang sakal ng tao. Sabi ni Jesus tungkol sa mga religious leaders ng kanyang panahon, Matthew 23:4, "They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help." Walang inatupag ang mga religious leaders na ito, kundi papagpasanin ang mga tao ng mabibigat na mga dalahin. Walang katapusang koleksyon, walang katapusang ambag, walang katapusang hingian, walang katapusang pagpapagalit sa mga tao, laging pinapagalitan, pinapagilty, pagkontrol, pagpipigil, paghuhusga, pagkukondena, pambabato. Sabi niya, pinapahirap nila ang buhay ng mga tao. Nagbibigay sila ng mga pasaning imposibleng madala. Kaya nung mga Hudyong naging Kristiyano ay pinipilit na ang mga tradisyon mga Hudyo ay ipasa pa sa mga Kristiyanong hindi naman Hudyo. Sabi ni Gamaliel, "Why are we going to pile burdens on the shoulders of these people? The same burdens that our ancestors were not able to bear, the same burdens that we ourselves are unable to bear. Why are we going to make them a failure like we are?" Bakit ididiin pa natin, ipapasunod sa kanila ang mga alituntunin na di tayo, hindi natin nasunod, edi lilikha na naman tayo ng mga bigong mananampalataya, kaya nabibigo, hindi dahil kulang sila, kundi dahil sobra ang mga kautosan ng religion. Religion should serve people's needs. Yan ang malinaw na sinabi ni Jesus. Not people sacrificing to death just to serve religion. Talaga nakakapagpalaya ang teaching ni Jesus. At dapat hindi lang dumadaan sa tenga natin, lalabas sa kabila, suriin kung paano ito i-apply sa ating religious life. Suriin kung paano kung minsan ay gumagawa tayo ng pagpapasya na nangyayari, we serve the Sabbath instead of the Sabbath serving us. That we get oppressed, not liberated by religion. Religious practice should be practical and user-friendly. Nilikha ang lahat para sa ikabubuti ng tao, not users of friends. Kasi either user-friendly ka or user of friends. Is religion user of the followers, of the believers, or is religion useful to the followers and believers? Kanya-kanyang pag-iisip, kanya-kanyang panunuri, kanya-kanyang pagkukuro-kuro kung paano ito papaandarin sa ating buhay.
paano tayo makikinabang sa ating pananalig, hindi yung paano lang tayo laging pakikinabangan ng relihiyon. It is important that religious practice should make people's lives as satisfying and restful as possible. Dapat na sasabi ka to go to Bible study, nasasabi ka to go to worship, nasasabi ka na maglingkod sa church, makisalamuha, makipag-fellowship, kasi satisfying and restful. Hindi yung nauobliga ka magkunwari, magbalat kayo, kasi pagka you are less than perfect, mapapagalitan ka, lagi kang itatatwa, itatakwil, ititiwalag, pagod na pagod ka tuloy ng pagpe-pretend. Dapat okay lang na kung ano ka, nakaka-relax, kasi tinatanggap ka nila, tinatanggap mo sila, at pare-pareho kayong tumatanggap lang ng kapatawan, pagmamahal, at walang patakarang pagtanggap ng Diyos. Then you are relaxed. Nakakapahinga ng damdamin. Kaya ang turo ni Jesus, kaya siya dumating, Matthew 11:28-30, at di ako magsasawang paulit-ulitin itong verses na ito, kasi central teaching to ni Jesus, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Ano man yun? Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Kung pagod ka na sa pagpapanggap, pagod ka na rin sa pagkaalipin sa kasalanan, pagod ka na sa pagkaalipin ng relihiyon, pagod ka na sa pagiging perfect, hindi ka naman talaga perfect, kaya lagi ka lang nagigilty, sabi niya, sa akin kayo pumunta, pagpapahingahin ko kayo. Paano ka mapapahinga? Hindi kita bibigyan ng impossible expectation. Hindi kita pipilitin mag-pretend, magmaskara, magbalat kayo, makaka-relax ka with me because I will accept you, because I will love you, because I will let you be who you are. And then from there, we can work together so you can be the better version of your own self. With me, you don't have to pretend. Yun ang rest. Kaya kumisan, may taong ayaw natin kasama kasi nakakasakal, kasi hindi restful. Stress tayo, natetense tayo. Sabi niya, banayad ako makitungo. Ako'y mahinahon, mababang loob. At dahil dyan, mapapahinga kayo. Hindi ko kayo pagyayabangan at hindi kayo pipilitin maging mayabang. Sabi, ang ibibigay ko sa inyo na misyon sa buhay, eh magaan. Kayang-kaya nyo. Hindi ko kayo pahihirapan ng higit sa kayang-kaya nyo. Yan si Jesus. Jesus na itinatago ng religion kasi ayaw ng religion na si Jesus ang magwagi at manalo kasi mawawala ng sobrang kapangyarihan yung religion. If you were a religious teacher, a religious leader, purpose to give your flock rest. Rest ng spirit, rest ng mind, rest ng kaluluwa, rest ng emosyon. Kuminsan, para maayos ang gawain, siyempre, yung katawan mo napapagod. May mga project, may mga gagawin, gumigising ka maaga, napapagod ka, nagpa-practice ka, may mga meeting. Rest ng katawan yun. Hindi baling mapagod ang katawan, basta rested ang isip. Maliwala ang pagod ng katawan, itulog mo lang, tapos na. Pero dapat ang tinatanggal yung pagod ng isip, yung pagod ng damdamin, yung bigat ng loob. Dapat magaan ng loob. Maluwag ang paghinga. Yun ang ibinibigay ni Jesus. At yun ay mangyayari lamang kung meron tayong pagtanggap sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa, para hindi na kailangan magpanggap, hindi kailangan itago ang mga sugat para lang matanggap ng kapwa. And what is important to note is that Jesus is Lord of all. Jesus' authority and teachings are above the Sabbath, above religious law, above any and every religious law. So kung ano man ang law ng relihiyon na nasaksak sa iyong utak, dapat mo yang ihambing sa mga patakaran ni Jesus. At kung mas mahigpit pa kay Jesus, alam mo na, imbento yan ng tao.
kung hindi ka napapahinga, nasasakal ka lang, eh alam mong hindi galing kay Jesus yan. Kasi si Jesus ang gusto, mapahinga ka. And Jesus is above all, siya ang dapat sundin. Acts 2:36, God has made Jesus both Lord and Christ. Philippians 2:10, so at the name of Jesus, everyone will bow down, those in heaven, on earth, and under the earth. All teachers, all teachings will bow down at the name of Jesus. All teachings will bow down at the teachings of Jesus. Jesus and His teachings are the measure of all things. Siya ang dapat manaig. Kaya mahalagang mahalaga na makilala natin talaga si Jesus at ang kanyang mga turo. Para pag may sumisiksik sa utak natin, gumigiit, nanggigipit, sabihin mong, ay, hindi yan galing kay Jesus. Kahit pa religious teaching yan, kahit pa naniwalaan na yan ng libong taon, ng milyon-milyong tao, hindi yan sangayon sa teaching ni Jesus, hindi ako papasakop dyan kasi hindi ako mapapahinga dyan at hindi ako lalaya dyan. Jesus sets people free from the needless, heavy burdens of man-made religious law. Dapat lagi mong kinikilala, ano bang batas talaga ang galing sa Diyos? At alin yung akala ko lang, sabi lang ng religion, pero hindi naman pala galing sa Diyos. Ano mang katuruan na lumalabag sa katuruan ni Jesus, kahit pa yung katuruan ng simbahan, kahit pa yung katuruan ng mga kung sino-sinong banal, pag lumalabag yon sa pag-ibig ni Jesus, walang patakarang pagtanggap at pagpapatawad ni Jesus, pag-unawa at pagpapahinga galing kay Jesus, hindi yun galing sa Diyos. Kasi si Jesus lang ang ipinadala ng Diyos na katuparan, kabuuan ng lahat ng gusto niyang ipakilala tungkol sa kanyang sarili sa mga tao. Kaya pag pinapalaya ka ni Jesus, dapat malaya ka at huwag kang patali sa mga religious teaching na kontra sa teachings ni Jesus. John 8:36, if the Son gives you freedom, you are free. Huwag nating baliwalain at sayangin ang pagpapalaya ni Jesus. Na matapos ating marinig, kusa pa rin tayong papagapos at papakulong sa kung ano-ano mga religious teachings. Galatians 5, 1-6, idinidiin ni Pablo, Christ has set us free. This means we are really free. Hold on to your freedom and don't let anyone become slaves of the law again. Yung mga tao were slaves of these laws. Nung nakilala nila si Jesus, pinalaya na sila ni Jesus, pero may mga bumabalik-balik sa kanila mga teachers na nagpo-promote ng mga law na naman na yon. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makinig sa kanila. Alam nyo na ang katotohanan, malaya na kayo kay Jesus. Huwag kayong paloko sa kanila na dapat pa kayong sumunod na naman sa mga batas na pinalaya na nga kayo ni Jesus. Magiging alipin na naman kayo. At ang particular na tinutukoy dito ay ang pagtutuli or circumcision. Meron kasing mga non-Jews na naging Christian, syempre hindi sila circumcised. Kasi pinipilit ng mga conservative Jews na naging Christian na dapat pa-circumcised pa rin kahit yung Gentile. Maging Jew sila bago sila maging Christian. Kaya nang gagalaiti si Paul sa pagtuturo. Sabi niya, I, Paul, promise that Christ won't do you any good if you get circumcised. Kung kayo magpapasircumcise din lang, edi parang walang ginawa sa inyo si Jesus, walang maitutulong sa inyo, dahil papaalipin na naman kayo sa mga batas. And by extension, hindi na lang circumcision ito, but all the Jewish laws that are against the liberating teachings of Jesus, sabi ni Paul, baliwala si Jesus pag yan na naman ang gagawin yung amo sa buhay nyo, mga tradisyon at mga batas ng Judaism. Verse 3, if you do, you must obey the whole law. And if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. So niya, kung igigiit ninyo na inaakala ninyo at gagawin ninyo ang pagsunod sa mga batas na yan para sa kaikalulugod ng Diyos, nagkakamali kayo. Pag bumalik kayo sa mga batas na yan ng relihiyon, pinuputol nyo ang relasyon nyo kay Jesus.
Pinuputol nyo ang kaugnayan nyo kay Jesus. Pinuputol nyo ang kalayaan at tinatalian nyo muli ang inyong sarili. Sinasayang nyo ang kamatayan ni Jesus at pagbabayad sa inyo mga kasalanan at pagtubos sa inyo at pagpapalaya sa inyo. Sino man na iginigiit ang mga tradisyon na ito ay nilalagot ang kanyang relasyon kay Jesus. Verse 5, but the Spirit makes us sure that God will accept us because of our faith, not because of obeying the law, not because of tradition, because of our faith in Christ. Our faith makes us holy, not our activities, not following the Jewish law. If you are a follower of Christ Jesus, it makes no difference whether you are circumcised or not. Ang linaw. Pag ikaw ay sumusunod kay Jesus, wala nang pinagkaiba. Kung circumcised ka, dahil dati ka nang circumcised, Jew ka kasi. Kung hindi ka circumcised kasi hindi ka naman Jew dati, pero naniniwala ka na kay Jesus, daig mo pa yung Jew na hindi naniniwala kay Jesus. By extension, sinasabi dito that if you follow the Jewish law or not, it makes no difference as long as you believe and you follow Jesus. Hindi mo kailangan maging Hudyo, hindi mo kailangan maging Hudyu-Hudyuhan para ka lang tanggapin ng Diyos. Sabi ko nun, sa katunayan, pag ang gagawin mo pang lisensya ay maging Jewish, sumunod sa Jewish laws and traditions, para ka lang tanggapin ng Diyos, ang totoo'y baligtad ang nangyayari. Nilalagot mo ang relasyon mo kay Jesus. All that matters, sabi ni Paul, is your faith that makes you love others. So gusto mong malugod sa iyo ang Diyos? Gusto mong katuwaan ka ng Diyos? Hindi nadadaan yan sa pagpapatuli, hindi nadadaan yan sa mga sabat-sabat, hindi nadadaan yan sa mga diet-diet. Sa inyo, gusto mong lumigaya ang Diyos? Maging maibigin ka sa kapwa-tao. Yan ang ikatutuwa ng Diyos sa iyo. Napakalinaw ng katuruan ni Jesus. Simpleng-simple at konting-konti lang. Hindi dapat magulo ang ating isip. Know and follow the teachings of Jesus and be free from needless religious laws and Jewishness. Hindi mo kailangan gayahin ang mga Hudyo ngayon para katanggapin ang Diyos. Pag ginagaya mo sila, iginigit mo maging tulad nila at sundin ang kanilang mga tradisyon, nilalagot mo ang kaugnayan mo kay Jesus. So what is important, brothers and sisters? Filter all religious laws and regulations that you know, especially those that are burdensome and oppressive through the teachings of Jesus. At ito'y marapat gawin ng bawat isa. Lahat ng mga una ng religious teachings na sumaksak sa inyong isip, natanim sa inyong puso, isa-isahin ninyong i-review kung papasa sa teachings ni Jesus. Kung nagpapahirap ba, imbes nagpapadali, nagpapalaya ba, imbes nagkukulong, nagpapagaan ba ng loob, imbes nagpapabigat. Lahat yan, isa-isahin nyo para i-cross out nyo yung hindi galing kay Jesus. At ang matira, yung galing sa Kanya, nakalooban ng Diyos sa langit, yung magaan, nakapagpapasaya, nakakapagpabait, nakakapagpabuti, at nagtuturo sa ating maging maibigin, mapagtanggap sa kapwa. Tungkol kay Jesus, John 1:14, from Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. So kung wala si Jesus, kulang-kulang, hindi tama ang natatanggap ng mga tao. Pero galing kay Jesus, lahat ng kabaitan at kabutihan at lahat ng katotohanan ng Ama sa langit ay bumaba sa atin. Kay Jesus yun matatagpuan, hindi sa Jewish law, hindi kay Moses, hindi kay Paul, hindi kay Peter, kay Jesus lang. So anong gagawin ninyo sa mga teachings ni Peter, ni Paul, ni Numan, kahit sino na hindi sangayon sa teaching ni Jesus? Jesus is Lord over all, therefore ang dapat sundin yung teaching ni Jesus. At ang mga teaching ni Moses, ni Paul, ni Peter at kung sino-sino na sangayon sa katuruan ni Jesus, edi ituloy sundin. At susundin, hindi dahil sabi ni Moses, hindi dahil sabi ni Paul, hindi dahil sabi ni Peter, kundi sinabi na yan ni Jesus at sangayon lang sila Moses, Peter and Paul, susundin na rin natin dahil sangayon sa teaching ni Jesus. Dapat malinaw. Si Jesus yung salaan
lahat ng lalampas sa kanya, pwedeng ituloy. Pero yung hindi, huwag nang pag-abalahan pa. Maglalayo lang sa iyo sa Diyos at maglalagot sa relasyon mo kay Jesus. Luke 9:35, from the cloud, the voice spoke, "This is my chosen son, not the others. Listen to what he says, not what the others say." Jesus is Lord over the Sabbath, over the law, over all. Napakahalaga that the foundational and essential teachings and laws of Jesus be appreciated. We must appreciate, memorize, understand the foundational, the essential teachings and laws of Jesus. Ano-ano ba yung mga foundational and essential teachings and laws of Jesus? Matthew 7:1, "Don't condemn others, and God won't condemn you." Turo niya yan. Yung ibang religious leaders, ang itinuturo sa'yo, mag-condemn ng iba, mag-judge ng iba, mag-rebuke left and right. Kahit sino pa silang may sabi noon, kontra yon sa turo ni Jesus. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:1, "Don't condemn others, and God won't condemn you." So the moment you condemn others, you will be condemned by God. For with the judgment you pronounce, you will be judged. The measure you give is the measure you get. So a foundational and essential teaching of Jesus, do not condemn others. Linawin natin yan, that we should not condemn others. John 8:7, they kept on asking Jesus about the woman. Finally, he stood up and said, "If any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her." Alam natin yung kwento, yung babaeng nahuli nila sa sexual act, gusto nilang batuhin hanggang mamatay. Pero sabi ni Jesus, "O sige, umuna nang bumato yung walang nagawa ni anumang kasalanan." Another essential teaching of Jesus that we must remember. Kasi ang dami nating alam na do's and don'ts, bawal-bawal. Ito lang yung mga galing kay Jesus. Ito lang ang tandaan natin. Buhay na tayo. "Do not throw stones at people unless you were perfect." Mambato ka kung perfect ka. Pag hindi, tumigil ka. Simple. Di ba magkakaroon talaga ng world peace pag ganun? Mapapahinga ka at mapapahinga rin yung iba. Restful talaga yan. Pero pag judgmental ka, kasama nun, police work. Minamanmanan mo ang mga tao, tinitingnan mo kung paano mo sila uusigin, at uusigin mo sila, nag-uusigan kayo. Nakakapagod yun. Kaya sabi ni Jesus, stop that. It's not restful. By not judging others, you will be rested, and they will be rested as well. Matthew 7:5, "You are nothing but show-offs," sabi niya sa religious leaders. "First, take the log out of your own eye, then you can see how to take the speck out of your friend's eye." Essential Jesus teaching, attend to your imperfections first. Unahin mong ayusin ang sarili mo bago mo sikaping ayusin ang iba. Fix yourself, fix your life first before meddling with other people's lives. That is a Jesus teaching. I-perfect mo muna ang buhay mo bago mo ituwid ang iba. Huwag kang rebuke ng kahit sino dyan. Sino man ang may sabi sa'yo, mag-review ka na mag-review, hindi si Jesus yun. Jesus is Lord above all. Mark 12:31, "The second most important commandment is this," sabi ni Jesus, "love others as much as you love yourself." No other commandment is more important than this. Nakita niyo ang pinakamahalagang commandment para kay Jesus? Love others. So, mas mahalaga yun kaysa sa commandment ng Sabbath, commandment ng ganito, commandment ng ganon. Love others. Be loving. So, yan ang utos ni Jesus. Essential, love others as you love yourself. Which means, protect others as you would protect yourself. Cover others as you would cover yourself. Justify others as you justify yourself. Kung anong gusto mong trato sa'yo, yun lang ang itrato mo sa kapwa mo. That is a Jesus teaching. Hindi mahirap maintindihan. Luke 6:31, "Treat others just as you want to be treated." Malinaw na malinaw, Jesus is Lord over the Sabbath, and any
and all religious laws that make life needlessly burdensome. Siya ay Panginoon at nakatataas sa anumang kautosan na nagpapahirap lang sa buhay. Jesus wants you rested. Remember that. Jesus came to set people free. So be free in Jesus, in your mind and thought. Ang pinakamalaki at pinakamatayog at pinakamahirap na kulungan ay ang kulungan ng isip. Pag nakumbinsin na yung isip mo na ito ay tama, ito ay mali, at kinulong ka nun, yan ang pinakamahigpit na kulungan. So be free in your actions, in your habits, in your lifestyle. And set others free as well. Huwag mong para ka kung sino dyan na pulis na lagi nag-iimbestiga, hukom na laging nanguhusga, and then jail warden na lagi nang kukulong ng kapwa. Kung gusto mong malaya ka, magpalaya ka rin ng iba. John 3:36, everyone who has faith in the Son has eternal life. But no one who rejects Him will ever share in that life, and God will be angry with him forever. Pag nananalig ka kay Jesus, magkakaroon ka ng tunay na buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, at tunay na makulay, masaya, maluwag, maginhawa na buhay dito sa lupa. Pero pag hindi ka nanalig kay Jesus, hindi ka sa kanyang katuruan sumunod, parang galit sa iyo, Diyos. Lagi kang pagod, lagi kang hirap, lagi kang nagdurusa, na para kang pinarurusahan ng Diyos, as if God was angry with you. But if you want to enjoy God's love, obey Jesus and be free and set others free. Life could mean eternal life, but life could also mean earthly life. This life now in its fullness. A life that is peaceful and restful, full of love and blessed. That is the life that Jesus wants for you. It is the life that you should live, and it is the life that you should let others live. The opposite of life lived in God's anger, outside of God's blessing, through Jesus. Bakit lagi natin iginigiit ito, mga kapatid? Kasi ito ang iginiit ni Jesus. Ito ang pinaulit-ulit niyang ituro. That He wants people to be rested, to be free, to love. Hindi yung pagod na pagod sa pagsunod sa napakaraming religious laws at pinapagod ang kapwa sa pagsunod, hinuhusgahan ang sa tingin ay hindi nakakasunod, itinitiwalag ang sa tingin ay nakakalabag. Wala yan sa mga teachings ni Jesus. Teaching siya ng Pharisees at kung sino-sino pa. So change the way you think about God. What do you think of God? Laging galit? Laging nanguhusga? Laging kailangang amuin? Suyuin? No, God loves you more than you can ever love God back. Change the way you think about God. Change the way you think about sin and what is wrong and what is right. Kay Jesus makinig kung ano ang sin, kung ano ang wrong, kung ano ang right. Hindi kung kani-kanino. Review, rethink your religious sensibilities. Hindi kung mamatagal ka na sa church, sa ulo mo na ang Bible, ay nakilala mo na talaga si Jesus at lumaya ka na at nagpapalaya ka na. Marami baliktad ang nangyayari, mas nagiging relihiyoso, mas nakukulong at mas nangkukulong ng kapwa. Pattern your thought, your conscience, after Jesus. Ano mga nakakapagpag-guilty sa inyo, mga kapatid? Baka naman hindi naman dapat, nahihirapan ka magbuhat ng guilt, hindi ka naman pala dapat mag-guilty. So i-review nyo yung teaching natin on natural law, the purest law of God. Kasi marami sa religious teachings ang itinuturo, baligtarin mo yung natural law, huwag kang maging totoo sa sarili. Hirap na hirap ka tuloy, nagdadalawang loob, at ang ending, nagpapanggap. Nakakapagod yun. Change the way you think. Freedom is in your mind. Because the mind could be the prison. You want to be free, you've got to change the way you think. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Baguhin mo ang iyong pag-iisip, suriin mo ang mga pinaniniwalaan para mapalaya ka ng katotohanan ni Jesus,
at masunod mo kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos para sa iyo na inihayag niya sa pamamagitan ni Jesus. Jesus is the perfect picture of God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. Jesus is above all. And let us make Jesus the ruler of our lives, because only when Jesus rules us can we really be free and find rest. Dear Lord, we thank you for your Son, Jesus. We thank you that He is really a Savior. Hindi lang siya Savior from hell, Savior din siya from this life that could be full of needless worries, needless guilt, needless burdens. Teach us to apply these teachings in our lives. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, sumandali, mag-isip. Ano ba ang kinakagilty kong hindi naman pala dapat? Ano ang ginagawa ko sa kapwa na panggigipit na hindi ko dapat gawin? Anong aking mga panghuhusga sa sarili at sa iba? Surrender to Jesus because He is Lord of all. Lord, as your people, bow in silence. Let your voice speak loudly to our hearts. And let us obey the teachings of your Son, which is above all. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng patuloy na nagbibigay kalakasan, buhay at kasiyahan sa inyong mananampalataya. Kayo po ang Diyos na lumikha sa amin at patuloy na gumagabay at nagbibigay karagdagan sa aming kaalaman sa pagtaas ng antas ng aming pananampalataya at pagmamahal sa inyo. Tulungan mo po kami na makasunod sa inyong mga alintuntunin ng buhay na inyong pinagkaloob sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, patuloy po nating papurihan at pasalamatan ang Panginoon. Panginoon, narito po ang aming handog. Ibinabalik at inaalay po namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you.
sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. So bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore, I'll bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Worship your holy name, O Lord. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I worship your holy name, my Jesus. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Ooh, 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 I worship your holy name. Aming Ama, salamat sa isa na namang pagkakataon na kami ay magsama-sama online upang makinig at mag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa pagmamahal at pagpapaalala sa amin na kayo ay aming sandalan at patuloy na nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan sa aming buhay. Salamat dahil patuloy niyo kaming binibigyan ng lakas at inspirasyon upang magsamba. Nang sa ganon, ay lalo pa naming makilala at makita ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magkaroon ng tahimik na panalangin at makipag-usap sa Ama.
Aming Ama, salamat sa patuloy na pakikinig sa aming mga dasal. Kayo lamang po ang aming sandigan at inaasahan. Patuloy niyo pong ituro sa amin ang aplikasyon ng mga aral na aming narinig sa araw na ito, upang manatiling tama ang landas na aming tinatahak sa buhay. Ang iyong mensahe na narinig ay aming babaunin, ibahagi, at ipamalita sa aming mga kaibigan, kamag-anak, pamilya, at sambahayan. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hinihingi namin ang inyong patuloy na paggabay at pagpapala sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Where he leads me, I will.